Okay. So, tuloy natin ah. Meron pa tayo yung 30 minutes. Okay, so dito, meron tayo dalawang flip-flop. Okay, so which is both D flip-flop. So, flip-flop 1 is ang output niya letter A. Okay, so dito makikita nyo may Q siya dito. And then may naglagay siya dito ng A. So, susundin mo itong letter A kasi magkatulad silang Q dito sa baba eh. So, yung isa, ang output is letter A. Yung isa, letter B. Okay? So, ang unang pinapahanap sa atin is state equations. Okay? So, kung ilan yung flip-flop, yun din yung number of state equations na gagawin mo. So, always remember, ano? Kung ilan yung flip-flop, that is also the number of state equations that you need to construct. So, in this case, we have two flip-flops. Flip-flop A and flip-flop B. So, kailangan mo ng state equation na nagre-represent sa next state ni A at next state ni B. So, ang i-construct mo ngayon will be sa state equation is A as a function of t plus 1 and B as a function of t plus 1. Okay, so ito yung dalawang state equation na kailangan mong gawin. Next, alamin mo din daw yung Boolean equation para sa output yt. So ito yon. So ito, tulad lang siya nung sa pagkuha natin ng Boolean expression sa ano, sa ano tawag dito? Sa combinational. Kung paano ka nag-obtain ng equation sa combinational logic ng prelim, so ganoon din dito. So ang kailangan mo lang dito will be the yt. So hindi siya state equation kasi ang yt, ang output mo dito naka-base lang lagi sa present. Hindi ka magbe-base sa previous. So ito yung mga kailangan mong alaming equation. So once na nakuha mo na yan, magko-construct ka ng state table at state diagram. Okay? So ngayon, paano natin kukunin si AT plus 1? Ito sa next slide. Oops, wala next. So, gawa lang ako ng next slide. Doon natin i-co-construct. Okay, so nakikita nyo na yung ano? Yung circuit. Nakikita nyo yung circuit? Hello? Okay. So again, ang una natin kukunin is A as a function of T plus 1. So ngayon, paano natin ito kukunin? So based dito, meron tayong D flip-flop. Okay, so meron tayong D flip-flop. So ano yung characteristic equation ng D flip-flop? Ano yung equation kanina ng D flip-flop? Yung Q as a function of T plus 1, saan daw equal? Sa D. For D flip-flop. Ano saan equal si Q as a function of T plus 1? Based dun sa pinakita ko kanina equation. Ano? XA plus XB. Hindi, dito muna sa ano? Dun muna sa characteristic table. So, di ba meron tayo dito ang equation kanina ni D? Nasaan na yun? No, wala. Ito pala. Ayan. So, di ba ito? Yung next state ng output is equal lang kung ano yung nasa input side ngayon. So, ito yung sinasabi ko. This is the characteristic equation of D flip-flop. So, ito yung gagamitin natin basis para i-construct yung state equation. So, i-rewrite ko to dun sa slide kanina. Yung Q as a function of T plus 1 equal lang kung ano yung nandun sa D ngayon. Okay? So, pag tinignan mo yung D flip-flop letter A, okay, so yung itong Q na to naging letter A na kasi yun na yung ginamit nating variable. Okay? So, ibig sabihin, yung A as a function of T plus 1 is equal lang kung ano yung nakakabit mo dito kay D ngayon. Which is, ito yung circuit na to. Okay?
So, kailangan ko lang kunin ano yung equivalent nitong circuit na to. And yun yung i-equate ko kay letter A as a function of t plus 1. Which is, based dito, meron kang dalawang AND gate. No? May dalawa kang AND gate. Ang input ng isang AND gate mo, itong first AND gate is letter A and X. Okay, so big sabihin, AX plus, naka-add ka kasi may OR gate ka dito. Ang i-add mo is X multiply by B. BX. Okay? So this will be your A as a function of T plus 1. So pwede rin na yung pagkakasulat mo may T. A as a function of T, X as a function of T, plus B as a function of T, times X as a function of T. So this is equal. Okay? So for simplification kasi, pwedeng tanggalin na natin yung letter T na nandun sa parenthesis para hindi masyadong mahaba yung isusulat. Pag nakita nyo itong ganito, AX, BX, ang ibig sabihin niya, present value. Okay? Pag may T plus 1, next state yon. Pag AX, pag A walang T, or pag A may T, so equal lang yan, nagre-represent sa present value or present state. Okay? So pwedeng ito yung equation na sulat mo, pwede rin ito para mas simple. Okay. Next, alamin natin yung kay B. So again, since yung second flip-flop natin is letter D flip-flop pa rin, so ito pa rin yung pagbabasehan natin pagkuha ng character and state equation. So which is based dito, yung next state ni output is equal lang kung ano yung nakakabit mo ngayon dun sa D input. Okay? So ano yung nakakabit kay D? Isang AND gate. Okay, so alamin mo lang kung anong equivalent nito, that will now be equal to the next state of B. Which is, so ano to? Ano to? This is A not. Okay, and then X. Okay, so A not X or A as a function of T not multiplied by X as a function of T. Question. Nuggets ba? Nuggets? Or magulo na? So, pag may question ha, ano lang, tanong para ma-clarify natin. So, ganun lang. Ito simple pa ito eh. Kasi kay D flip-flop, inaalam mo lang kung ano yung nakakabit dun sa D input. So, yun na yung equation na nagre-represent sa next state nung flip-flop na yun. Okay? So, pagdating dun sa YT, okay, so alamin natin yung YT. So, alamin mo lang ano yung naka-connect sa kanya. So, ano equivalent ni YT dito? A, B, ano na? Tama ba? A. A plus B. Tama? A plus B ata. So, A plus B. So, we have A plus B. Then, multiply by X naught. Okay. So, ito na yung ano mo, Y of T. Pwede rin na ang pagkakasulat mo ay mga parenthesis T. So, we'll have A, T, plus, B, T, times X naught of T. Okay? Question dito. So, meron ka na ngayon dito ang tatlong equation na nakuha. So, A plus, A as a function of T plus 1, B, T plus 1, and Y, T. So next, ang kasunod daw na alamin natin is state table. Ayan. So dito na tayo sa state table. So sa state table, ito yung state table natin. Ibe-base mo tong value niya dun sa nakuha mong state equation. So ang makikita mo dito will be present state. Okay, so input, ang input mo X. And then next state. At output. Okay, so ang output natin yung Y. Y na lang ilalagay ko. Okay, so under present state, meron kang dalawang flip-flop. So, kailangan mong ilagay yung output nila, AB.
So next state, dalawang flip-flop din, so AB. Okay? So ganyan yung pag-construct ng state table. Ang ilalagay mo is present state at next state. Tapos kung may input ka na ibang variable, isasama mo, consider siya as input. And then yung another variable will be considered as output. So this is your state table na wala pang laman. Okay? So dito, ang magiging parang inputs mo overall is yung present state and X. Okay, so dito, ilalagay mo yung combination para magkakaroon ka dito ng 3 bits input, ABX, yung AB present state, and then X input. So, since tatlo sila, so kailangan mo ng 8 combination, so 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. And then dito, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. So, A, 0, 0, 0, 0, 1, 1, okay? So ang aalamin mo dito is ano yung value ng next state ni A at B at output Y. Which is ibe-base mo yan doon sa nakuha nating equation kanina. Yung A, T plus 1, B, T plus 1, and YT. So yung A, T plus 1, ito yon. Yung B, T plus 1, ito yon. Next state ni B. And then yung YT, ito yon. So ano nga yung equation natin kay A, T plus 1? Okay, AX plus BX kay B. Ano kay B? A not X. And then kay Y is? Okay. So using this equation, if you fill out mo yung table. No? So for the letter A, next state. So ito yung gagamitin mo. And then for letter B, next state, ito yon. And then output Y, ito yon. Okay, so unahin natin yung kay A, next state ni A. So using AX plus BX, so for lahat 0, anong output? Anong next state ni A pag lahat 0? Ano na? Okay, so 0 din. So gagamitin mo, isasubstitute mo lang yung 0 dito sa AX, BX. Kapag 0, 0, 1, so ang x mo is 1. So 0 pa rin, tama? Kasi 0, ito magiging 0 times 1. 0 times 1, so 0 plus 0, 0. Ito, 0 pa rin. Saan lang tayo magwawan? Saan tayo magwawan dito? Okay, so tama yun. Pag may 1 yung x or pag may 1 on pag may 1 yung x and either a and b is parehas is 1 din. So yung isa niyan is dito, tama? Ito magwawa na to kasi yung b mo 1, x mo is 1. So ito maging 1 times 1. Although ito 0 times 1. So maging 0 plus 1. So 1 pa rin. So ito 0, ito 1. Ito ano to? 0 to, tama? Kasi yung x mo 0. And then ito 1. Nakuha ba? Question dito. Okay. So next, anong kasunod natin gagawin? Kay B naman tayo, ito mas madali, A not X lang. So as long as yung X mo 0 and yung A mo is 1, logic 0 ka. So magwa-1 ka lang dito sa ito 0 kasi X is so lahat ng X ay 0, 0. And then, lahat ng logic 1 yung A, 0 din. And then, pagdating dito, ito logic 1 na to, tama? And, ito na rin. Okay, so okay na tayo sa next state B. So after that, si Y. So again, gagamitin mo lang ulit ito equation na to. So 0 ka dito as long as yung X is 1. So 0. 0, 0, and 0. So dito, 0, ano to? 0 din to, tama? Kasi A at B mo 0. Pag may isang A kay, pag may isang 1 kay A at B, automatic 1. Okay? So tama ba yung nakuha? Double check. Okay. So after that,
Mayroon ka na ngayong 5 points pag nakuha mo yan. Pagdating sa quiz or exam. Pag tama yung pagkakakuha mo ng next state and output, so okay na yan. So again, binibase lang natin doon sa equation. Okay? So once na meron ka ng state table, okay na to, ang next na kukunin mo will be the state diagram. Okay, so yung state diagram, ibibase mo na yan sa state table. So, paano tayo nagko-construct ng state diagram? So, sa state diagram, ang makikita mo dyan is mga bilog at arrow. Okay? So, ang unang step is mag-construct ka ng circle, which is yung number of circle na i-construct mo, nakadepende kung ilan yung unique combination sa flip-flops. So, for example, dito sa A at B. So, dito meron tayong apat na unique combination sa flip-flop A and B. So, ano yung ibig ko sabihin? Meron ka kasing combination na 0-0, combination na 0-1, 1-0, and 1-1. So, may apat ka na different combination ng flip-flop A and B. So, alamin mo lang kung ilan yun. And then, yun yung number of circle na gagawin mo. So, in this case, meron tayong apat na circle. Okay? So kahit anong position. So, ang ginawa ko na lang is parang corner ng square. Pero pwedeng, depende sa'yo kung anong position na gawin. Okay? So, meron kang apat na bilog. Yung apat na bilog, nagre-represent dun sa apat na combination ng flip-flop A and B. Which is 0-0, 0-1, 1-0, and 1-1. So, ilalagay mo sa loob ng mga bilog yung values ng mga combination ng flip-flop A and B. We have 0-0, 0-1, 1-0, and 1-1. Okay? So, once na meron ka ng apat na circle na merong laman na flip-flop states, okay? So, ang kasunod na gagawin mo is maglagay ng mga arrow kung saan papunta yung combination na yon kapag nag-input ka ng ganitong value. For example, for the first combination, ito, kapag ang present state ko ay 0-0, okay, present state 0-0, ibig sabihin yung value ko ng flip-flop or yung laman ng flip-flop ngayon is parehas logic 0. And then nag-input ako yung kay x ng 0. Ang susunod daw na laman ng flip-flop, 0-0 pa rin. Nagagets nyo ba yung transition? Halimbawa, ngayon ang laman ng flip-flop is 0-0, yung A and B flip-flop. And then naglagay ako kay input x ng 0. Ang susunod na value or susunod na laman ng flip-flop, 0-0 pa rin. Ibig sabihin, gagawa ka ng arrow papunta dun sa next state. Kung ito yung present state, ano yung next state ko kapag 0 ang input x? Saan ang punta ng arrow? Saan ang punta? Okay, papunta lang din sa kanya. Tama. So, ibig sabihin, gagawa ka ng arrow papunta sa kanya. And ilalagay mo kung ano yung input. Ang in-input mo dito, 0. And yung nasa katabi niyang slash will be the output y, 0. Okay, so pag binasa mo yan, maiintindihan mo na yan na kapag ang present state ko, halimbawa, nandito ako ngayon sa 0-0, nag-input ako sa kanya ng 0. This is your input, ha? Ang magiging output y ko is 0 din. And then ang next state ko, sa kanya lang din. Kumbaga, na-hold ko yung data. Okay? So again, itong nasa left side nung slash is input, yung nasa right side, output. Clear ba yan? Okay, so yung nasa left side, yung 0 sa left side, input yon. That is the x value. Nasa right side, yun yung value ng y. In this case, 0 din. Okay, next. What if yung x is hindi 0? What if 1? Saan ang punta? Ano yung sequence? Kapag yung x ko naging 1, kapag ang present state ko 0-0 din. Halimbawa, nasa 0-0 ako. Pero hindi 0 yung ginawa kong value ni x, ginawa kong logic 1. Ano yung pupuntahan niya next state? Okay, so tama yun. So papunta ka ngayon dito sa 0-1. So, gagawa ko ngayon ng arrow, papunta kay 0-1, meaning, kapag galing ako kay 0-0, ito yung laman ko ngayon, 0-0, nag-input ako ng logic 1,
ang next value ko, expected na ang next sequence will be 0, 1 ang value ng AB. And then ang output ko, 0 pa rin. Okay? Clear ba yan? Nagagets nyo na kung paano manggawa ng state diagram. So tuloy-tuloy lang yan. Again, ibinebase mo dito sa state table. So once na nakuha mo na, kasi dalawa lang naman yung pwedeng maging combination mo ng x kay, ano eh, kay 0, 0. Tama? It's either 0 or 1 yung value mo dyan eh. Okay, so after nyan, what if ito yung present ko? Nag-input ako ng 0 kay 0, 1. Ah, nag-input ako ng 0 kay x. Saan daw ako pupunta? Napunta ako kay 0, 0. Ibig sabihin, babalik ako ngayon dito kapag ang in-input ko kay x is 0, so ang output ko na ngayon dyan is 1. Kasi 1 na yung y. Okay, next. What if logic 1 yung in-input ko kay x and then ito yung present ko? Saan ang punta? So ito na yan. So pupunta tayo kay 1, 1. So ang input mo dito 1, ang output mo 0. Okay, so next. Aika. Asan si Aika? Abalias, asan ka? Kabalis. Ising ka na ba? Okay. Next. Tulog pa ata to sa ika. Rosales. Natatawagin ko yung mga hindi ko pa narinig mag-recite ah. Rosales? Okay, so wala mic. Okay, sige, mamaya ka. Biliganyo, Irish. Biliganyo. Sita din na mic. Mustoles. Nag-recite na to si Mustoles. Amat. Si Amat na lang. Amat. Unmute ha, pag magsasagot. Amat, nandiyan ka ba? O wala? O, sinong gusto sumagot? O, sige, salido. So, pag salido, ito yung question. What if 1, 0 ang present? Nag-input ako ng 0 kay x na ang punta natin. Okay, so papunta kay 0, 0. Anong input natin dito? 0. Output 1. Okay. So what if 1 ang input? Saan ang punta? So, sa sarili niya lang din. Tama? Okay, so ang input mo dito 1. Output? Okay. Okay, sige. Thank you, Salido. O, oh, Amat. Sige, Amat. Sira ba mic mo? Sino? Sira din mic. Okay, sige. Sino ang gusto mag-try nung last? O,
O sige, dali. Parades. 110X. Saan ang punta? Okay, pag ang input kay X ay 0. Output? 1. So what if 1 ang X? Saan ang punta ni 1-1? Okay, papunta kay 1-0. So, ang input mo dito is 1, output 0. Okay? So, ito na ngayon yung complete state diagram. So, sa state diagram, mabivisualize mo kung saan ang punta ng sequence kapag ganito yung present state ko at ito yung in-input ko. So, mas madali mo makikita yung nangyayari dun sa circuit kapag state diagram. Kasi sa state table, medyo malito eh. Kasi makikita mo dyan mga value ng logic 0, logic 1. Sa state diagram kasi, mabivisualize mo na agad kung saan pupunta yung sequence mo. Ano yung susunod sa sequence kapag ito na yung value ngayon at ito yung in-input ko. So, yun yung difference. Although yung data na pinapakita na tulad, pero yung way of representation is different. Nakatabulate yung isa naka-graph. Okay, question. Any question dito? Okay, so kung wala, yes, Rosales. Yan, okay na. Okay. Ano na? X ay 0. Nasa alin part yun? Hanggang X ay 0. Teka, baray natin. Logic 0 ah. Ito ba yun? Iba ito yun. 0 ang X. A at B 0. So ang Y mo 0. Tama. Ito. Ah, sige. Kasi yung B mo is 1. Tapos X mo 0. Di ba nakakomplement ito? So mangyayari dyan, 0 plus 1 multiply by 1. Kasi nakakomplement yung X eh. Since 0 ang value mo dito, ikaw-complement ito, maging 1. So maging 0 plus 1 natin, 1 times 1. So 1. Kaya nag-logic 1 ito. So ganun din dito. Dito naman, ang naka-1 is A. Tama? So, yung A mo, mangyayari, magiging 1 plus 0 times 1. Yung X kasi natin, X not eh. Kaya 0 dapat siya para mag-logic. So, ganun din dito sa isa. Okay? Any clarification for question? Wala na? Okay, so I think sige, i-share ko yung isang slide na continuation to eh. Although hindi natin ito matatapos. Pero ganito yung way ng pag-analyze kapag D flip-flop. And then ibang way yung pag-analyze kapag JK and T flip-flop kasi mas mahirap yung i-analyze. Sa D flip-flop kasi mas madali. Kasi kung ano yung nasa input side, yun na rin yung next state. Pagdating kay JK, iba. Hindi ganun. So, mas complicated yung analysis. So, yung in-analyze natin na circuit na to, D flip-flop parehas. Kapag JK at T flip-flop yan, magkakaroon ng ibang approach yung analysis. Okay, so i-share ko lang yung isang slide. Okay,
So, before tayo mag-analyze na ibang flip-flops, so, ito yung different terms na ma-encounter nyo. Although yung iba dito na-discuss na natin. So, we have the characteristic table. So, it is a characteristic table. It basically defines the logical properties of a flip-flop by describing its operation in tabular form. So, diyan natin nakita ano yung nagiging next state ng flip-flop kapag ganito yung input. So, basically, para siyang truth table. Yung state table naman, ito na yung, dyan mo makikita ngayon yung lahat. Kasi itong characteristic table, para lang to sa each flip-flop. Para lang to sa flip-flop. Yung characteristic table. Yung state table, para na yan sa sequential circuit. Yung state table. Okay? Or the entire sequential circuit. So, dyan mo makikita yung time sequence ng inputs, katulad na banggit kanina. Yung nakita nyo kanina mga present state, next state, x at y, input and output. So, dyan makikita sa state table. Yung characteristic equation, ito yung algebraic representation ng flip-flop. Okay, so ito yung q as a function of t. Ay, sorry. T plus 1. Equal sa dt for d flip-flop. And then, meron din tayo for JK. Ano yung kay JK? J, ayun, nalimutan ko. J prime Q plus KQ. Nalimutan ko alin yung nakakomplement dito. And then, ganun din sa T flip-flop. Ito yung characteristic equation nila. Okay? So, yung state equation naman is yung buong equation para doon sa buong sequential circuit. Then, state diagram, ito yung ginawa natin. So, itong tatlo, after na-encounter nyo na yan, ito yung mga kinuha natin kanina. Then, yung characteristic table at characteristic equation, para yan sa mga flip-flops. Sila yung nagiging basis natin para ma-construct yung state table at state equation. Okay? Okay, so another equation na oras na, hindi na ito abot. So sige, ituloy na lang natin to next meeting. So Wednesday. Okay? So para mas tuloy-tuloy yung discussion, mas baka kasi maputol. Mas malito kayo. Okay, so i-discuss na lang natin to next meeting. 5 minutes na lang. Or may question ba kayo? Or gusto niyo clarify before time mag-end? Sige, Enriquez. Sino pa? Meron pa ba? Oba at Abadilla. Okay. Sino pa? Wala na? Rosales. Okay, sige. Ano, Ramilio? Ramilo. Okay. Wala na? Okay, so kung wala na, sige, ano lang tayo, tuloy natin to next meeting sa Wednesday. Ah, yes, Abrigo. Di ko pa ma-finalize kasi ano eh, para mahirap mag-scan ngayon. Pero kung makakapag-organize kayo, pwede. Ang mas maganda pagsamahin yung GE at GF. Halimbawa, may common vacant kayo na nandito kayo sa school. So, pwede naman nating i-set yung face-to-face class. Kasi medyo mahirap. Mahirap na yung topic. Kung, awan ko sa inyo, kung nadadalian kayo, nahihirapan. Para sa akin, mas mahirap itong i-discuss na online. Para kasi mas pag face-to-face kasi mas makakapagtanong kayo agad. Mas kita natin yung may mas interaction tayo sa isa't isa. Para sa topic. Pero, medyo nahihirapan ako mag-sked kasi may ibang subject pa rin tinuturo. Pero kung makakapag usap kayong GE at GF na may common vacant kayo na willing kayong mag face-to-face class. So, inform nyo agad ako kung anong oras at anong araw para ma-ready ko yung gamit at yung room. So, sabay na GE at GF. In case na hindi makaka-attend yung iba, so, meron naman ako mga recorded video para yun yung papanoorin nila since same content naman yun. Para hindi sila maiwan.
Okay? Sige. So, pwede kayong mag-usap ng kabilang section. Para sabay din. Okay, so any concern or question? Ito, wala pa. I-upload ko pa ito namin. Or bukas. Okay? So, any concern pa or question before time again? So, if wala na, so see you next meeting sa Wednesday. Okay, so pwede na mag-leave pag wala na question.